Oh, tap to ah. Lahat kayo, tapa. Lahat kayo, tapa. 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 Isang notorious na sindikato ang umaatake raw sa iba't ibang probinsya sa Central Luzon. Cellphone, cellphone. Ang kanilang pakay. Tapala, tapala. Mang hold up at magnakaw sa iba't ibang establishmento. Ilabas na, relo, relo, pwede na. Ang estilo ng mga kawatan. Itatali ang mga biktima sa kanilang paa at kamay bago isagawa ang pagnanakaw. Ang grupong ito mas kilala sa bansag na Gapos Gang. Matapos na kaya ang paghahasip nila ng lagim? December 18, 2023. Isang grupo ang dumating sa harapan ng isang gasolinahan sa bayan ng Apalit, Pampanga, sakay ng isang red SUV. Yung pong modus nila na ginawa nung una is kunwari daw po ay nasiraan yung sasakyan nila. Ayaw umandar. At yun pala, hinihintay lang nila itong biktima natin, which is itong si Supervisor. Morning, ma'am. Morning, Ricky. Ma, kumusta kita kagabi? Ayos, ma'am. Malaki po yung kita natin kagabi. Pasok ko na lang po mamaya yung kaha. Pag-usip ko lang po ito. Thank you po. Ano na ako sa loob, ha? Apa. Maya-maya pa, pumasok ang isa sa kanila sa loob ng opisina. Ang mga susunod na eksena, nakuna na ng closed circuit television o CCTV camera. Sa video, makikitang tinutukan ng suspect ng baril ang isang babaeng empleyado ng gasolinahan. Sir, huwag mo ako. Gusto mo pang makita ang pamilya mo? Opo, sir. Opo, sir. Huwag niyo po masakman, sir. Huwag niyo po kami nakawan, sir. Ilang segundo pa ang lumipas, makikita na ginapos ng suspect ang mga kamay at paa ng babae gamit ang alambre. At binusalan ang bibig nito gamit ang duct tape. Yes po. Kumbaga po, para lang hindi makakuha ng tiyempo ang ating mga biktiman tumayo. Dahil pati pa eh, hindi makasigaw dahil tinatakpan po ang bunganga. Hindi rin po makakuha ng pagkakataon kalasing yung pagkakatali sa sarili nila. Pilit kinukuha ng suspect ang susi sa kaha kung saan nakatago ang pera. Agad po nakatawag ng pansin sa kanila dahil may sumisigaw po na tao at humihingi po ng saklolo. Kung nga po, na-describe po ng biktima yung sasakyan na gamit ng ating mga suspect. Makaligtas kaya ang biktima sa kamay ng suspect? Saan hahanto ang ginagawang panloloob sa gasolinahan? Nahuli kam ang panloob ng isang grupo sa isang gasolinahan sa Apalit, Pampanga. Ang babae nakita sa CCTV, itatago namin sa pangalang Elena. Una po sa lahat, no, sa takot ng biktima, no, sa unang approach pa lang nila, tututukan nila ng baril. Sir, wag niyo. Nandun po yung mga alambre. Pagka po na-corner na nila yung kanilang biktima, itinatali nila dito sa kamay, itinatali nila sa paa. At kuminsan, meron pa yata silang duct tape na ginagamit din para pantakip sa mga bunganga ng ating mga biktima.
Pilit na kinukuha ng suspect ang susi ng kaha sa biktima. Nang hindi ito ibigay, dito na pinwersa ng holdupper si Elena. Habang nagaganap ang pang-holdup sa loob ng opisina, binabantayan naman ng iba pang suspect ang paligid ng gasolinahan. Hanggang sa napansin ng isa pang tauhan ng gasolinahan na tila may komosyong nangyayari sa loob. Dito na kinuha ng suspect ang laman ng kaha na nagkakahalaga ng nasa 2,000,000 piso. So, upon the declaration of the management po, base po sa mga inventory nila, nasa 1.9 million po ang kanilang naitangay. No, specifically po, yung amount na po yun, na ganong kalaking halaga na sa pagkakaalam namin is a 5-day sales ng gasolinahan po. Paano makakaligtas ang biktima sa kamay ng grupo? Sa patuloy na imbestigasyon ng mga polis, dito na napag-alaman na ilang araw bago ang pagsalakay sa bayan ng Apalit, may iba pang kaso ng pang-hold up ang grupo sa kalapit bayan sa Pampanga. November 18, 2023 ay nagkaroon kami ng robbery incident dito sa City of San Fernando. Oh, hold up to ha! Lahat kayo, taba! Malaki kilos, taba! Taba! Kung saan ang mga suspect dito sa incident ay hinold up nila yung isang restaurant na makikita dito sa Lasatin Boulevard. May kinalaman kaya ang grupong ito sa mga serye ng holdupan sa Central Luzon? Bago pa man mangyari ang holdupan sa gasolinahan sa Apalit, Pampanga, lumalabas sa imbestigasyon ng mga polis na ilan pang kaso ng robbery holdup ang naitala sa ibang bayan ng Central Luzon. Gaya na nangyari sa isang restaurant sa San Fernando City, Pampanga. Isang grupo ng kalalakihan ang sangkot sa iba't ibang insidente ng nakawan sa Pampanga. Ang kanilang modus, igagapos nila ang kamay at paa ng mga biktima gamit ang alambre at sa kanila pagnanakawan ang mga ito. Madalas sa kanilang mga target, mga gasolinahan at convenience stores. November 18, 2023, nagtungo ang apat na miyembro ng sindikato sa isang restaurant sa San Fernando. Una munang pumasok ang isang miyembro sa restaurant upang magkunwaring customer. Ilan po sila? Ay, dito na lang po. Dito po, sir. Pwede po kayo dito. Ang ginawa ng mga suspect dito ay pagkatapos nilang pumasok doon sa loob ng restaurant kung saan nagpanggap sila ng mga client. Hanggang sa pumasok na rin ang iba pang miyembro ng sindikato. At ilang sandali pa. Lahat kayo, taba! Malaki kilos, taba! 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 Taba, sabi! Taba! Taba, kaya na cellphone mo! Cellphone! And then sumunod yung tatlo. Nung pumasok na yung tatlong kasamahan, isinara na nila yung pintuan. Tapa! Lahat ng kita nyo, Ibrita. Sige! Bilisan mo! Cellphone to! Wallet! Oo! Anong wala? Ilabas hey. Nila! Joy! Kayo! Cellphone! Wallet! Ilabas na! Relo! Pwede na! Kayo! Cellphone mo! Cellphone! Yan! Ikaw! Maselto ka! Lali mo! Wallet! Cellphone! Wallet! Dinala sa sulok ang mga staff at customer ng restaurant. Tulad ng sinapit ng mga biktima sa Apalit, iginapos din ang kanilang mga kamay at paa. Inipon sila doon sa isang corner, tinali ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay kinuha na nila ang kanilang mga ari-arian. Dito na sila kinapkapan at kinuha na ng mga alahas, cellphone at pera.
Bilang kayo! Lima! Tulong! Tulong! Sa lolo! Yung cash na nakuha nila ay nasa 66,000 siya. And then, itong mga items na nakuha, aabot ito ng kulang-kulang sa 1 million. Dahil ang mga laptop at saka mga iPhone at saka mga alahas na pagmamayari ng mga biktima. Sa kabuuan, umabot sa 1 milyong piso ang halaga ng mga natangay na pera at gamit ng suspect. Pero hindi pa pala dito magtatapos ang pagsalakay ng sindikato. Waldak to. Pero hindi pa ako saktan, sir. Parang ako din na po, sir. Mahimik ka! Kung hindi! Sir, please, sir! Nilakawan ng isang robbery hold-up group ng 2 milyong piso ang isang gasolinahan. Oh, hold-up to ha! Laki! Dapa! 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 Ah, dapa! 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 Ayan ang cellphone! Cellphone! Ayan ang cellphone! Kamay nyo! Wow! Miss! Ito ka! Lahat ng kita niyo, oh! At 1 milyong piso naman ang isang restaurant sa Pampanga. Ang mga biktima, pare-parehong iginapos ng sindikato. Dalawa! Sige na! Tatlo! Matapos magnakaw sa restaurant sa San Fernando City, ay agad na sumakay ang grupo sa kanilang getaway vehicle. Habang ang isang biktima naman, nakakalas sa pagkakagapos. Ang naabutan na lang namin doon, yung mga kliyente na lang na andun, yung mga victim, naabutan namin sila doon na wala na ang kanilang mga gamit. 1 linggo bago pa nila salakayin ang restaurant. Napag-alaman din ng mga pulis na niloban nila ang isang convenience store sa Dinilopihan, Bataan. Nakapaniyam namin ang isa sa mga biktima na itatago namin sa pangalang Jeremy. Meron daw pong pumasok na 2 tao, sabi ng kasama ko. Yung 2 tao po, una po yung isa na hindi po matandaan, pero ayun po yung namili. After po magtanong, pumasok na po yung huling lalaki at ayun na po yung nag-declare. Gaya ng ginawa ng mga suspects sa Apalit at San Fernando, Pampanga. Ano? Pas! Ginapos din si Jeremy at ang kanyang kasamahan. Nakuha rin sa kanya ang 1 relo at 18,000 piso na kita ng convenience store. Ano yung mga nararamdaman niyo, sir, ng mga oras na yun? Natalian lang po ako noon eh. Ayun lang po yung nararamdaman ko eh. Yung hinigpitan na po yung tali sa akin. May dala po kasing baril eh. Talaga nagmamadali po sila eh. Hating gabi ng December 11, 2023, isa pang convenience store sa bayan ng San Simon, Pampanga ang hinold up ng grupo. Nabutan natin sa crime scene yung mga victim. Ayun na, nakatayo na. Wala, tinitignan na nila kung ano yung nangyari doon sa area. Medyo magulo kasi may mga binuksan silang mga gamit, mga kinalkal ba. Parang wala pa sa sarili that time. Sa mga larawang ibinahagi ng San Simon PNP, makikitang nawasak ang vault kung saan nakatago ang humigit kumulang 387,000 pesos na kita ng tindahan. Tinangkari na sirain ng mga kawatan ang ATM machine na nasa loob mismo ng tindahan. May mga tools sila na maso, bareta yung mga pang-ano talaga sa mga metal. Kaya nabuksan nila ng persahan. May malilit na bolt kasi. Yun ang problema din sa mga convenience store. Malilit yung mga bolt na ginagamit madaling mabuksan. Habang ang 2 biktima, iginapos din ang mga kamay at paa. Hindi man nahuli ang mga suspect, ngunit sa pagkakataong ito, nahagip ng isang CCTV
sa isang kalapit na establishmento ang pagtakas ng mga suspect. Paano makakatulong ang CCTV sa pagresolba sa krimen? Yes, based dun sa CCTV na napuntahan nila, sila yung pumasok dun sa restaurant. At saka dito sa nakuha nating CCTV din sa May San Simon. Nang pagtagditagniin ng mga pulis ang mga seri ng hold-up at robbery sa Central Luzon, napatunayan na iisang grupo lang ang umatake. Dahil sa kanilang pare-parehong estilo ng pagdinakaw, tinawag silang Gapos Gang. Paano mahuhuli ng mga otoridad ang notorious na grupo? Oh, hold up to ha! Lahat kayo, daba! Walang kikilos, daba-saba! Daba, abe! Daba, daba! Daba! Ayan na, Sepon! Sepon! Ayan na, Sepon! Hindi mo lahat ang kita nyo dito. Sumalakay sa iba't ibang lugar sa Central Luzon ang isang robbery hold-up group. Unang namataan ang grupong ito sa Bataan. Hanggang sa sinuyod na rin nila ang mga bayan ng San Simon at San Fernando sa Pampanga. Matugis kaya ng kapulisan ang matinik na grupong ito? Isa pa sa tinarget nila ang isang convenience store sa San Simon, Pampanga. Sa pagkakataong ito, nahagip ng isang CCTV sa isang kalapit na establishmento ang pagtakas ng mga suspect. Nang pagtagni-tagniin ng mga pulis ang mga seri ng hold-up at robbery sa Central Luzon, napatunayang iisang grupo lang ang umatake. Dahil sa kanilang pare-parehong estilo ng pagdinakaw, tinawag silang Gapos Gang. Walang magsusumbo sa pulis, ha? Isa! Dalawa! Sige na! Tatlo! Apat! Magbilang kayo! Lima! Ang pinakahuli nilang tinarget, isang gasolinahan sa Apalit, Pampanga. Morning, Ricky. Oh, kumusta kita agad? Okay po, ma'am. Malaki po yung kita natin kagabi. Pasok ko na lang po mamaya yung kaha. Tapos ito lang po ito. Thank you po. Ano na ako sa loob, ha? Apa. Ang pang-hold up, nakunan pa ng CCTV. Gusto mo pang makita pamilya mo? Opo, sir. Parang awod. Mahimik ka! Sir, please po. Parang awod yun ka, sir. Sir, huwag niyo po. Ano yung susi? Sir, huwag niyo. Ano yung susi? Parang awod yun ka. Matapos nilang matanghay ang nasa 2 milyong piso, mabilis silang tumakas. Sir, sir, tulungan niyo po kami. Bakit? Lola po yung gasolina namin. Sakay! Bilisan mo! Ituro mo! Agad namang nagsumbong sa pulis ang kasamahan sa trabaho ng biktimang si Elena. Sir, hindi po. Pero kulang SUV po yan. Wala pa po sa kulang. Gusto nakakaalis.
agad ikinasa ang hot pursuit operation para mahuli ang notorious na grupo. Bali, ano po ma'am, na nagpapatrol po kami noon, ma'am, umaga. Advice kasi ng COP na rin namin, ma'am. Tambayan po namin yung mga vital installation. At the same time, ma'am, nangyari nga yung incident, ma'am. Nakita ba tayo? Wala, wala! Lizon! Ayos! Patay tayo dyan! Joe! Bilisan mo! Ako, patay tayo nito! Naknak! Inaalas mo! Uy! Nang maipit sa traffic, ang sinasakyang ginamit sa mga suspect. Sumala! Bahala kayo dito! Uy! Pakasan mo tayo ng dalawang yun, oh! Dito na, nagkaroon ng pagkakataon na mahuli ng mga polis ang dalawang suspect. Talikod! Kinilala ang mga suspect na sina Ariel de la Cruz at Renato Isquera. Bukod sa pagnanakaw, sangkot din ang dalawa sa iba't ibang kaso ng panggagahasa at possession ng illegal drugs. Regarding po sa suspect natin na nakuhanan po natin ng possession ng drugs, specifically yung methamphetamine hydrochloride o yung tinatawag po natin na shabu, positive po sa drug test po yung isa po nating suspect. Sa loob ng kanilang sasakyan, na-recover ang ilan sa mga kagamitan kagaya ng matataas na kalibreng baril, granada at ilang pakete ng pinaniniwalaang shabu. Napag-alaman din ng Apalit PNP na galing sa Rent a Car ang mga sasakyang ginamit ng grupo sa kanilang pagnanakaw. Base po no, sa previous nilang ginawa, una po kasi ang gamit nila is puting van. Doon po sa conversation, nagpalit po sila dahil lang sabi, mainit na daw po yung van kaya pwede maghanap ng ibang masasakyan. Samantala, nagpunta rin sa Apalit Police Station ang mga biktimang sina Elena at Jeremy para tukuyin ang mga nahuling mga suspect. Nakikilala niyo ba itong dalawang to? Waldak to. Pero hindi po ko saktan sa isa. Parang ako niyo na po sa... Ngayon nga po. Sila yung nang hold up sa akin. Akala ko mamamatay na ako. Hayop kayo, mga walang diya! Natatandaan ko nga po yun isa. Siya po yung nagparada ng sasakyan. Sila nga po yun. Ayon sa mga biktima, kumpirmadong sila nga ang nang-hold up at nag-knockout sa kanila. Nakikilala niyo ba sila? Yan nga po sila. Tandang-tanda ko yung mukha nila. Oo, sir. Ganyan nga yung mga hugis ng mukha nila. Ayun o, sir. May nakikin mo. Ito, sir, relo ko yan. Mga hayop kayo. Akala namin di na kami makakauwi ng buhay. Sir, huwag mo nang pakakawalan yung mga yan, ha? Katulad po ng relo, na kung saan po ay relo ng biktima, ay na-recover sa suspect na nahuli sa bayan ng Apalit. At bukod pa po ron ay ang mga kanilang mga kasuotan, gaya ng bull cap o sombrero, at gaya po ng backpack ay positibo rin na na-recover sa bayan ng Apalit kung saan po sila ay naaresto. Sinampahan sila ng kasong robbery at holdup dahil sa mga ebidensyang nakalap ng Apalit Municipal Police. Makaharap din sina Ariel at Renato sa iba't ibang kaso gaya ng illegal possession of firearms and explosives at illegal possession of drugs. Naging malaking tulong ang mga salaysay ng saksi, lalo na ang kopya ng CCTV para mabilis na madakip ang mga suspect. Base sa inquest resolution, dito po sila sa ating istasyon habang pending po ang kanilang commitment para dun sa pag-transfer sa kanila sa respective provincial jail. Sa ngayon, tinutugis pa rin ng mga otoridad ang ilan pa sa mga miyembro ng Gapos Gang. Meron pa po tayong mga pinaghahanap ng mga suspects? Meron pa po sir, pinapalo pa po hanggang ngayon kung saan po yung mga location nila. Siyempre po, naging aware din po itong mga kasamahan nila na nireveal nila
na meron nahuli sa grupo po nila, sir. Hangad naman ng mga biktima ang hustisya para sa nangyari sa kanila. Hanggang sa susunod na Sabado, para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan, ako po si John Consulta at ito ang Pinoy Crime Stories.